Hey, what's up, Ethical Nation? So right now, medyo kagigising ko lang. Medyo, kasi kanina pa naman ako gising, pero yan yung nasa itsura ko siguro. Diba? Parang bagong gising na. Pero ngayon, kaya ko ginawa itong video na to kasi merong isang comment sa YouTube na talagang nakaantig ng aking puso. Power. So, meron akong meron nag-comment. Ang pangalan niya is Isagani Brosotto. So, binabasa ko dito sa laptop ko. Na talagang nagustuhan ko yung comment niya and mas lalo pa akong na-motivate na gumawa ng mga fresh new content, mga training videos, mga valuable information na makakatulong sa ating mga network marketers, sa ating Ethical Nation para pumita sa ethical na paraan. So, ngayon, nabasa ko yung comment niya kasi as of the making of this video, last week ng October, ano ba? Teka lang, tingnan ko sa date para sure. October 17. Okay, October 26 kasi ngayong ginagawa ko tong video na to. October 17, every Wednesday kasi ako nagpo-post ng new video sa YouTube. So ngayon, itong October 17, nasa Manila ako. So hindi ako nakapag-post and kasalanan ko po yun kasi sa totoo lang, pag ako nagpo-post kasi ng mga video in advance na, hindi naman ako yung on the spot na pagkagawa ko ng video, i-edit ko na kaagad. So, ang ginagawa ko, gumagawa ko ng maraming videos, tapos sabay-sabay ko na ini-edit yon and then ini-schedule ko na siya per week. So, ganun yung ginagawa ko. Ngayon, nitong 17, hindi ako nakagawa. Okay, ang nagawa ko lang is para sa October 10, na Wednesday din. So, October 17, wala akong nagawang bagong video. And then, nabasa ko yung comment ni Isagani. Talagang naantig yung puso ko. Tsaka na-guilty ako. Kasi, hindi nga ako nakapag-post. And kasalanan ko na yun. Wala na akong excuses na sasabihin regarding doon. Kasalanan ko talaga. So, ngayon, ang plano ko para sa atin, sa Ethical Nation, sa aking YouTube channel, is gumawa ako ng mga fresh new content na iba't ibang segments. Kasi as of today, tatlo lang yung segments natin eh. Una is yung walang paweran strategies. So makikita nyo yan dun sa YouTube channel ko, dito sa YouTube channel ko. Walang paweran strategies, tapos walang paweran motivation, tapos itanong mo kay Serrano. So yun yung tatlong segment natin dito sa Ethical Nation, dito sa aking YouTube channel. So gusto ko siyang madagdagan, gusto ko magkaroon ng mga alam mo yun, yung tip, parang YouTuber talaga. So gusto ko na parang ma-share ko rin sa inyo yung buhay ko. Actually, everyday, ano mo yun, ang boring kasi ang buhay ko. Boring kasi yung mga ginagawa kong routine everyday. Pag nakita nyo, maboboring din kayo. Hindi naman ako yung tipo na everyday lumalabas. Diba, travel ng travel. Alam mo yun, hindi naman ako ganun kabising tao na, I mean, hindi naman ako ganun yung tipong ng tao na labas ako kung saan-saan, kung anong ginagawa. Yung tipong mala Gary Vaynerchuk ba? Although, idol na idol ko yun, diba? Isa rin siya sa mga inspiration ko kung ba't ko ginagawa itong sa YouTube yung mga videos ko. So, hindi naman ako yung ganun. Sobrang busy. Most of the time, almost every time, andito lang ako sa bahay ko, diba? Kung i-video ko yung sarili ko, i-document ko kung anong ginagawa ko, makikita niya yung pattern, yung pare-pares lang naman. 'Di ba every month pupunta ako ng Manila ng Ortigas para sa team ko, para ma-meet ko rin sila, para magkaroon kami ng bonding session, mapag-train ako sa kanila, mag-enjoy kami. So yun, every month 'yun. So ano na 'yun, tentative naman yung schedule niya. So yung mga ganun, idadagdag ko na yung mga ganung videos ko, yung mga ganung activities ko pag magta-travel kami, kung saan-saan. I think this coming November is may pupuntahan kami na magandang place, magandang lugar kasi kailangan ko na ng bakasyon. 'Di ba? Sobrang by the way, speaking of that, dumadating kasi tayo sa point na talagang nakaka-burnout. Especially sa mga baguhan kasi, normal yung burnout, pero sa amin na mga nasa ganitong level, hindi normal ang burnout. So hindi normal ang burnout kasi kaya naming i-handle. Kaya naming i-handle. Pero sa mga baguhan, pagka kayo nagba-burnout, mag-take ka lang ng at least one day off. Wala kang business na gagawin, hindi ka mag-check online, hindi ka nga mag-online eh. Diba? Lumbas ka, gawin mo kung anong gusto mo para lang ma-break yung pattern. So, ganun rin yung ginagawa ko pag ako nakakaramdam na ng burnout. Kasi, sa sobrang alam yun ng baby girl ko, diba? Sa sobrang hataw ko, na yung katawan ko, bumibigay.
Diba? Hindi na kaya. Nakikita nyo naman sa itsura ko, diba? Mukha ko, tinan mo yung mukha ko, diba? Mukhang haggard na haggard talaga, no? Nakakahawa naman. Okay, so, ako, pag ako, humahataw, talagang hataw talaga ako. Ayoko, sa sobrang hataw ko nga, minsan nakakalimutan kong kumain. No, huwag niyo akong gagayahin. Pero ganun kasi ako, pag ako nasa momentum, ayoko na napipigilan ako, ayoko nang dinidistract ako, ayoko nang tinitigil ako, tumitigil sa akin, di ba, may umaabala sa akin. So, ganun na nangyayari. Eh, yung katawan ko, umaayaw. Di ba, hindi kayang sumabay nung katawan ko. That is why, nag-take talaga ako ng maraming products namin from our company. Talagang take ako ng take kasi kailangan ko, di ba? Kailangan ng support ng katawan ko. Yung sobrang, alam mo yun, ewan ko kung may mga makaka-relate sa inyo, yung sobrang hataw ko na pag sa isang araw hindi ako makahataw, talagang feeling ko magkakasakit ako. And hindi maganda yon. Sa totoo lang, kasi every now and then kailangan natin ng time off. Yun nga, kasi pag burnout ka na, akala mo lang productive ka, pero yung totoo is hindi ka na nagiging productive. Kumbaga routine na lang ng katawan mo. Kumbaga sinusunod mo na lang kung anong habit. Pero sa totoo lang, hindi ka na productive. So, I have to take time off. Pero sa magiging vacation ko by next month, by November, marami akong videos na gagawin. So, yun yung maganda doon. And siguro hindi ako makakapag-online doon, or hindi talaga ako mag-online kung sakaling may internet man. Magvi-video lang ako doon, gagawa ko ng mga videos and reconnect sa nature, reconnect sa universe, kumbaga. Kung alam niyo yung term na ganun. Basta gusto ko muna makapag time off. Actually 2 days lang naman yun. Hindi naman ganun katagal eh. Kasi hindi ko kaya, 'di ba? So ganun yung gagawin ko for next month. By this coming November, so marami akong videos na madadagdag and magkakaroon tayo ng mga additional segments. So i-expect nyo, di ba, magkakaroon tayo ng mga additional segments. Actually, nagpa-planning na ako ngayon. Yan yung journal ko, di ba? Forma. Mayaman, power, di ba? Diyan ko nilalagay lahat ng mga sinusulat ko, yung mga tinitweet daw, notes ko, yung mga topics na ginagawa ko, diyan ko nilalagay lahat. So magkakaroon tayo ng mga segments, iba't ibang segments, so i-announce ko na lang yan after ko siyang matapos planuhin, matapos ko siyang gawin. Okay, ayun guys, I hope na patuloy nyo lang suportahan yung Ethical Nation, kasi wala rin namang sense yung paggawa ko ng mga videos na to kung wala naman nanonood. kaya ako ginagawa itong itong mga videos na ito is because yung mga katulad ni Isagani na, alam mo yun, talagang nag-aabang sila ng mga videos na ginagawa ko, pati yung mga members niya. So nakaka-touch talaga para sa akin kasi first time ko yatang nakabasa ng ganito. Kasi kung hindi to first time, eh di sana gumawa na ako nung nauna pang video. Di ba? May ginawa na akong video dati pa. Pero first time ko talaga nakabasa ng ganito na inaabang-abangan daw niya talaga ng buong team niya. So, talagang nakaka-anting. So, patuloy nga lang natin suportahan ng Ethical Nation kasi yun nga yung vision natin na dumating yung time na maging maganda na yung tingin ng tao sa network marketing. Yung tipo pag sinabi mong network marketer ako, ang tingin sa'yo ng tao, professional. Ang tingin sa'yo ng tao, mataas agad. Diba? Kasi sa lukuyan, as of the making of this video, hindi ganun. Kabaliktaran. Pag sinabi mong network marketer ka, ang baba ng tingin sa'yo, ang tingin sa'yo scammer, ang tingin sa'yo taong walang, alam mo yung walang patutunguhan. So, ang sama, diba? Pero, hindi natin mababago yon sa pamamagitan ng pag-force sa kanila, pag-force ng opinion natin sa kanila, na hindi, magandang network marketing, hindi, ganito kasi kami. Diba? Hindi natin mababago yung pananaw nila sa ganung pamamaraan. Mababago natin yung pananaw nila sa pamamagitan ng Ethical Nation, sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila. Diba? Paano mo sasabihin? For example, ganito na lang yan eh. Paano mo sasabihin na halimbawa isa kang reliyosong tao kung ang lakas mo magmura? Diba? Ang lakas mo manlait ng ibang tao, ang lakas mo manghusga, tapos every Sunday pumupunta ka ng church, tapos sabihin mo relihiyoso ka, tapos i-enforce mo sa kanila, hindi, ganito kasi ang salita ng Diyos, tapos ang lakas mo magmura. Diba? Walang maniniwala sa'yo. So maniniwala ang tao sa pamamagitan ng gawa natin. Kahit hindi tayo nagsasalita, pag nakita ng tao na ginagawa natin, nakita ng tao na ayun, tinitake action natin kung ano, hindi na natin kailangan magsalita eh. Kapag nakita nila na kakaiba tayo sa the rest ng mga network marketers, doon nila makikita, doon nila mapapansin, hindi pala lahat ng networker ganun.
Di ba? So I hope nagigets niyo yung sinasabi ko. Yun yung ano, yun yung goal, vision, yun yung biggest vision ng Ethical Nation, na gumanda yung tingin ng mga tao pagdating sa network marketing. At sa pamamagitan ng pag-support nyo sa Ethical Nation, eh syempre, hindi lang sa panonood, di ba, make sure na ina-apply nyo lahat ng mga natututunan nyo. Okay, make sure apply nyo, leverage nyo yung mga videos ko, i-share nyo sa downlines nyo, sabay-sabay nyong gawin. Di ba? The more na ginagawa nyo, the more na dumadami tayo, the more na, alam mo, dadating din yung time na ma-influence natin yung mga unethical networkers para gawin yung Ethical Nation, para i-apply yung mga ethical network marketing strategies. Kasi lahat naman, halos lahat naman siguro tayo, hindi lahat, pero alam ko, halos lahat tayo na mga nandito sa Ethical Nation, and even ako, nanggaling ako sa strategy ng mga unethical. Okay, ginagawa kasi, kung hindi ko alam yung mga unethical strategies na yun, kung hindi ko ginagawa dati, hindi ko mai-share sa inyo na parang, alam mo yun, relate na relate ka. Hindi ka makaka-relate. Kung ano, at saka wala akong sisimulan ganitong Ethical Nation kung hindi ko ginawa yun dati. So, lahat yun na experience ko dati, lahat yun ginawa ko, and ang sama sa pakiramdam ko, and alam mo yun, lahat ng mga ginawa kong hindi maganda doon sa mga tao na pinagawa ko ng unethical strategies, lahat yung pinagsisisihan ko. Pero yun nga, sabi ko, instead na isa-isahin ko pa sila na mag-sorry ako sa, kasi hindi ko na sila naaalala lahat. At saka baka hindi na rin nila ako naaalala. So, instead na isa-isahin ko pa sila, mag-sorry ako sa kanila, wala namang magagawa yung sorry ko eh. Diba? So, ang ginawa ko na lang is iligtas yung mga kapwa ko network marketers na papunta pa lang dun sa dead end na yon. And so far, marami na tayong natutulungan. Mag-comment ka dyan sa baba kung isa ka dun sa mga natulungan ng Ethical Nation. So, yun yung movement natin. Na kumbaga, gusto kong magkaroon ng environment dito sa Pilipinas na despite kung anong network marketing company ka, pag nagsama-sama tayo, walang paweran, walang rekrutan, di ba, mas maganda sa company namin. Amateur ang gumagawa nun eh. Diba? Pwedeng totoo na mas maganda nga sa company mo. Eh, ano ngayon? Diba? Hindi naman yung company yung pinopromote natin. Ang pinopromote natin is yung vision. Ang pinopromote natin is yung movement. Yung Ethical Nation. Yun, isa yun sa mga reason why bakit hindi ako nagpopromote ng company ko. Okay, sa dinami-rami ng videos na ginawa ko, wala akong pre-promote doon na sali ka sa company ko, di ba? Kasi nga, ayoko na isipin nyo na ginagawa ko tong mga videos na to para pasalihin ko kayo. Di ba? Ang ginagawa ko tong videos na to para i-push yung vision. Kasi sabi ko, dadating yung time. Yun nga, ang sarap. Kasi nga, lahat naman tayo siguro, even, ano eh, hindi siguro tayo, hindi tayo lahat pala. Okay, majority sa atin, majority ng mga network marketers, nahihiyang sabihin, di ba, kapag network marketer, nahihiya tayo na ipaalam sa mga tao na network marketer tayo. So, ayoko ng ganon. Gusto ko na maging proud tayo. Paano tayo magiging proud? Through Ethical Nation. So, long-term goal ito. So, hindi naman agad-agad mangyayari. Pero, simula pa lang ngayon, every time natatanungin ka kung anong ginagawa mong business, anong pinagkakabalahan mo, yun ang sabihin mo, ethical networker ako. No, magtataka yung prospect mo eh. Anong ethical networker? Anong pinagkaiba yun sa networker? So, pwede mo na explain sa kanya. O, diba? So, power. Okay, so yun lang guys. I hope na patuloy nyong suportahan itong movement natin sa Ethical Nation. I hope na patuloy nyong panoorin yung mga videos na ginagawa ko. I-share nyo, i-mention. Hindi yata nakakapag-mention dito sa YouTube. I-share nyo na lang sa inyong teammates, sa inyong team, na alam nyo magbe-benefit dito para patuloy tayong lumago, patuloy tayong lumaki. So, the more na may mga ganitong klase ng comment akong nababasa, the more na mas nai-inspire ako na ipagpatuloy kung ano yung ginagawa ko dito sa Ethical Nation. Kasi kung tutuusin, pwedeng hindi ko naman to gawin. Diba? Yung mga videos ko, pwedeng sa team ko na lang yan eh. Diba? Pero isineshare ko sa inyo kasi nga, kung anong gawin ng isa sa mga network marketers sa million-million ng mga network marketers sa buong mundo na Pinoy, kung anong gawin ng isa, apektado lahat eh. Diba? So, alam nyo na yun, kapag binalitan na ang isang networker na nang scam, lahat na ng networker scam. So, ang unfair. So, sabi ko, para makounter natin yun, through Ethical Nation, makakounter natin siya through Ethical Nation. Kasi kapag alam ng tao na maraming networkers na gumagawa ng tama, kahit may ibalita sa TV na, may nang scam, ganyan. May isip nila, hindi, marami akong kakilala, networkers, hindi naman ang gaganyan. Diba? So, yun yung ano natin, yun yung grand vision. So, paulit-ulit ako doon sa sinasabi ko na vision. Diba? Kasi nga,
yun yung isa sa mga matinding nakaka-inspire sa akin at isa sa mga pangarap ko din na kumbaga yun yung maiwan ko sa industry. Di ba? Yung legacy na maiwan ko. So, parang mawalan ako. Di ba? 23 pa lang ako eh. Di ba? So, yun yung goal natin. Okay? Patuloy yung suporta ng Ethical Nation. Patuloy yung i-apply yung mga natututunan nyo kasi dun makikita ng tao na totoo yung Ethical Nation pag nakikita nila sa inyo. Okay? Palagi nyo tatandaan, relationship is much better than money. Okay? Kasi yung money come and go. Pero yung relationship, hindi nagka-come and go yan eh. Diba? Merong mga tao na, alam mo yun, mag-i-stick sa'yo for a long period of time. Diba? Yung mga tao, kapag nakapag-build ka ng magandang relationship sa kanila, kaya makipagpatayan para sa'yo. Yung pera hindi nun kayang gawin yun para sa'yo. So yun, magbabayad ka sa kanila, di ba? Pero hindi mo sure yung loyalty nila kung babayaran mo sila para bakit ko sinasabi yun? Di ba? Basta, I hope nagigets nyo naman yung sinasabi ko. Okay, patuloy nyo supportan yung Ethical Nation. Kung hindi ka pa nagsusubscribe, mag-subscribe ka na para hindi ako magtampo sa'yo. Okay, so make sure na apply nyo yung mga natututunan nyo. Once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time.